Balis mo pala ako. Kinukuha mo ko sa kwento eh. Hindi, anong maibibigay mong mga ano te? Inspirasyon, ano? Baga motivation para sa mga nag-a-apply pala ngayon dito sa South Korea. Ano ba yun? Huwag mawala ng pag-asa. Ako nga, 2 years and 6 months bago ako natawag. Hindi ko na akalain na matatawag pa ako. Noon eh. Oo. Kasi noon pwede eh, kahit na expired na. Dalawang beses na renew. Dalawang beses na renew? Sa job seeker. Kasi ngayon talaga isang beses na lang marirenew two years na lang talaga. Nung pangalawang renewal, yun, natawag na ako. Yun nga, dati nga kasi kahit nagpas na yung 2 years, pwede pa. Oh, 2 years and 6 months nga ako eh. Pero inyo, di ba? Hindi ko na akalain na matatawag pa ako. Pero kung talagang para sa inyo, para sa inyo. Pag para sa'yo, para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Para ka naman nag-review noon, mga panahon na yun. Mahirap yung exam. Schooling ako. Libre kasi yung schooling ko eh. Si Arroyo ang sponsor ng sa Lubao, Pampanga. Sa Pampangan siya. Kaya maraming Kapampangan dito sa ano eh. Ay maraming Kabalen ba? Kabalen ba daw sa inyo? Oo nga ate, isa pang issue yan. Bakit maraming Kapampangan dito sa Korea? Eh, hindi ko alam bakit, pero madaling mga lalaki. Madaling matawag, madaling makaalis. Kasi, halimbawa, yung, kasi noon mano-mano eh, yung pagbayad, hindi sa only online. Hindi online pa dati eh. Silang bahay, silang... Sa amin nag-start yung online, KLT13. Sila yung nag-guide sa amin, yung mga taga-munisipyo. Hanggang sa medical, yan. Hindi nila kami... sa munisipyo na? Oo. Doon na kayo nag-aaral? Oo, doon kami nag-aaral. Doon kayo nag-aaral, tapos pag magbayad, bayad sa ano? Sa... POEA? Hindi. Sa San Fernando? San Fernando ba yun? Sa POEA ng ano? San Fernando? Hindi, ano lang siya. Di ba mano-mano? Mano-mano kasi nun eh. Para lang siyang malaking gym. Parang sa din noon, parang sa Osh ba 'yon? Oo, parang inakila lang yung place na 'yon. Tapos pag pumasa ka, tatawagan ka ng mga taga-munisipyo, "Oy, kayo pumasa po kayo sa ganyan." Silang nag-aasikaso na kaya mga kapak nurse, maraming tapos, mga kabalin dito. Si Pineda, lagi din 'yan dito. Yun ang parang yung dahilan kaya maraming Kapampangan dito sa ano, sa Korea dahil mismong municipality nila yung nag-aasikaso. Diba? Tapos medical, yung nagme-medical pupunta sa munisipyo. Hindi na kami lalayo. Hindi na kami pupunta ng Maynila. Oo, kaya, doon na lang. Malapit na lang. Yun talaga yung nagiging dahilan. Kumbaga, active sila. Oo, yung municipality nyo, ano, kumbaga, tinutulungan talaga sila. Unlike sa ibang mga probinsya, sa amin, ganun, walang kinalaman sila sa Korea. Kumbaga, sarili mo lang, kung gusto mo mag-apply ng Korea, pumunta ka ng POEA. Bahala ka. No, bahala ka. Walang ka idea. Like sa mga taga-Kapampangan, yun ang dahilan kung bakit marami sila na nandito dito sa Korea. Kasi minsan may mga nagtatanong din sa amin. Mga Kapampangan? Anong tawag ba? Kapampangan. Mga lugar. Ano daw lugar? Ang Lubao. Marami dito sa South Korea. Lubao. Ayun nga, sa pagkakaalam ko eh, yung mga Kapampangan. Mga taga Pampanga kasi nga yun nga ang dahilan na munisipyo nila ang tumutulong sa kanila tapos kapag merong registration applyan na ganyan ina-announce diba sa inyo ate oo tsaka ginaguide kami hindi kami pinapabayaan may sasama tapos ite-text kanila o sa ganitong araw may tapos bayaran. Yung pag-aaral nyo libre yun yun sa akin libre kasi sponsor si Gloria Arroyo na ano yan mga panahon na yun eh ngayon ang kaya, books lang ang binayaran namin ngayon hindi na may bayad na kulang 10,000 yata pero sa municipality nyo pa rin oo isang buwan kapag ganun pa rin proseso sa kanila kaya maraming Kapampangan dito sa South Korea yun yung isang dahilan talaga ano pa masasabi mo ate sa mga yun nga aplikante na ano lalo sa mga girls ate ano masasabi mo sa ay oo yung girls na di ba nawawalan ng pag-asa yung iba eh siyempre kanya-kanyang swerte lang kagaya nga ng kanina sabi namin kung para sa iyo para sa iyo yun nga kasi hindi
talagang swertehan lang talagang pagpunta din sa South Korea. Ako, may mga nakasabay ako noon na... Ang dami ng girls hindi pa natatawag eh. Na-expired na lang. Pero, ang maganda nga doon, yun nga, binibigyan ng chance. Oo. At least, pinapapunta pa rin dito sa Korea, di ba? Kahit na sabihin nila na... Kasi may iba kasi tatanong, porsyento daw, ilang porsyento. Ay, hindi ko masabi. Hindi mo masabi kung ilan ang porsyento. Kasi minsan naman, maraming babae ang nakakaalis. Kita niyo yung trabaho namin. Ayan, dalawa sila sincere dito sa company namin. Anong dalawa silang kasama ko. Unang kontrata namin, wala kaming reklamo. Pati Sabado. May pasok ang panila. May pasok yun, kasama yun sa basic. Pero okay lang sa amin, inisip na lang namin na kasi hindi gusto namin makabalik. Kikitain sa Pinas. Tsaka isa pang Thailand, gusto namin makabalik. Ayun. Yun. Kaya din, ano masabi mo tayo sa mga baguhan, tapos... Ay, yung mga nagpapa-release. Release ka agad, bansa nahihirapan, ganun. Diyos, ano, wala na natang hirap sa trabaho namin. Huwag kayong magpa-release kasi, lalo na pag winter, ang hirap kumuha ng... Bagong papasukan. Unless kung yung sadyang nyo ay kusang nirelease kayo, pero kung hindi naman, magtsaga mo na. Tsaga. Yung mga bagong ano... Minsan, yun nga daw, problema, minsan, wala daw merienda. Yun, niisip na nila magpaparelease pag wala daw merienda. Mga ganyan-ganyan mga ano. Mag-almusal kayo sa umaga. Mm. Yun nga, nag-a-apply pa lang sila, nahihirapan o. Ano pa kaya kung... Pag dito na sa Korea, dun yung malalaman yung totoong hirap. Oo. Akala, baka akala ng iba dyan na... yung hindi pa natatawag, hindi pa nakakapunta dito, puro enjoyment lang kami. Ay, ako. O, yun nga, no? Kasi nakikita niyo iba. Kahit yung mga nakikita niyo sa Facebook, ay, day off lang yan. Tapos, 1 week, pagod. Yung parang tayo kasi, parang ang sarap-sarap lang yung buhay natin pag yung lalabas tayo, no? Sa isang linggo, eh nakakalabas kami kasi nakakapagbihis ng maganda, nakakakain ng masasara. Alam niyo ba yung damit namin ay okay lang? Alam niyo ba yung mga bag namin ay okay lang? Oo, sapatos namin. Hindi kami bumibili ng mga brand nyo. Oo, mahal kasi. Mahal. Mas makakatipid ka sa okay, maganda pa naman. Brush mo lang, lalaban mo lang, lalo na yung sapatos. Biruin mo, sipmano ng matitipid mo. Kasi bumili ka ng branded. Kesa bumili ka ng branded. Nasa sa'yo na, kung mahilig ka naman talaga sa branded. Pero kung maarte ka, nasa sa'yo na yun, edi bumili ka ng mga branded. Pero kami, okay lang, okay na. Final message mo ate sa mga aplikante ngayong ano, 2020. Yan, mga KLT 17. Masasabi mo sa kanila? Ano ba? Ang masasabi ko lang, yun, o nga, ang masasabi ko lang ay, tiyaga, yun nga, tiyaga lang, tsaka, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag niyong isipin yung, uy, schooling, mahirap yan, mahirap ganyan. Lang, eh. Hindi, ang kung talagang gusto mo, magsusumikap ka eh. Tama. Pero kung talagang tatamad-tamad ka, ayaw mo ng trabahong bakbakan. Mabiga. Oo. Eh, hindi ka pwede dito. Oo. Kailangan pag, yun nga, pag pumunta ka sa ibang bansa. Dito sa Korea, trabahong lalaki, trabahong babae. Oo. Walang yun. Pinipili. Kahit trabahong lalaki yan, papagawa sa'yo, babae ka. Papabuhat sa'yo yan. Kailangan pag pumunta ka sa ibang bansa, kahit hindi lang naman dito sa Korea, kahit sa ang bansa, dapat buong-buo yung loob mo, matatag ka. At yun, unang-una, homesick eh. Homesick, una, talaga homesick talaga yan. Kasi meron akong kakilala, yun nga, homesick siya. Lalaki pa naman siya, may iyak, ganun. Kasi nga, first time niya, naiwan niya yung pamilya niya. Yun, dapat, dyan pala sa Pinas, maging matatag ka na. Mas iiyak ka kung hindi kakakain. Pag nandito na kayo, isipin nyo lang yung pamilya nyo. Kung ano yung pinapangarap mo nung mga panahon na nandiyan ka sa Pinas, ganun. Bumuo ka ng pangarap. Tapos yun lang lagi mong iisipin, kahit hirap na hirap ka na sa trabaho. Kailangan kong gawin to kasi may papagawa pa ako ng bahay. Oh, yun, diba? Yung mga pangarap mo. Yun lang iisipin. Yun lang ang nagpapalakas sa'yo. Tapos paminsan-minsan, punta ka ng Suwon, ganun, karot. Punta ka ng Salaminan. Hindi.
Sa, nasa sa'yo na kung paano mo i-enjoy ng buhay mo pag nasa ibang bansa. Marami naman libangan dito, nasa sa'yo na kung paano ka maglibang. Pero dun ka sa paglilibang na makakabuti para sa'yo, hindi dun sa paglilibang na masisira yung buhay mo at yung pangarap mo bago ka pumunta dito. So, yun lang mga kapak-nurse ang masasabi namin. Yun lang, magbibigay namin motivation para sa inyo at thank you sa aking thank you sa aking ka-workmate kasi sinamahan niya ako sa mukbang namin. Treat niya sa akin to. Kasi, oo, kasi konta na ako sa OT. Konta na siya sa OT. Ako walang OT. Yun. So, yun lang. Maraming salamat. And God bless. God bless sa inyong lahat. Kung kaya niya, kaya mo rin. Ayun.